Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyo. Thank magandang you so hapon much, po, sir. Sa tiwala, thank you. So, ano yung pinaka-problema ulit, sir? 13-month pay, 13 hindi month. Binigay. Aha, ito yung sinasabi ko. Oh, December, February, January, February, March, April, apat na buwan na hindi nabibigyan 13-month pay. Bukod pa dyan, kulang po ang sweldo. Wala po sa minimum, sir. Meron mga illegal deduction. Yes po, sir. Tulad ng ano po halimbawa? Yung sa pagkakaltas po sa amin, sir, ng sa tubig tsaka sa barak, sir. Tubig? Yung payslip po namin, sir, 570 po, sir, yung rate. Minimum po yung pinipirma namin. Pero nakakarating po sa amin, sir, yung mga skill po. So, nakalagay sa payslip nyo, 570 po, sir. Pero ang binibigay lang sa inyo ay? Kagaya po sa akin, sir, 460 lang, sir. Kinakaltasan po ako, sir, ng 100 araw-araw, sir. So, ibig sabihin, dinadaya kayo. Opo, sir. At ang sinasabi na kaya 460 dahil ibinabaw sa tubig. Opo, sir. Sa tubig, kuryente, baras. Araw-araw po, sir. Tinanggal na kayo? Hindi pa po, sir. Okay, good. Pero po, sir, yung mga skill po, sir, 570 po yung rate nila. Pero yung nakakarating po sa kanila, 540. Parang 30 lang po yung binabawas sa kanila. 540 po. Yung mga mga helper po, ganun yung bawas. Attorney Sara Mirasol, Regional Director, Dole NCR. Magandang hapon po, Attorney Sara, Madam. Hello, good afternoon po, sir. Attorney Sara, punta ko kayo doon sa Donley Builders Incorporated. Ready niyo po itong opisina ito at marami pong violation. At interview niyo po yung mga natitira mga empleyado doon. Dahil gumagawa silang illegal deductions sa mga manggagawa nila at pinapapirma ng mali na amount na nakasulat. Doon pa lamang po, opo, may kaso na dapat mga ito. Ito pong kumpanya. Opo, opo. Sige po, papa-inspect po namin agad, sir. Okay. And then, sabi niyo po, may papasok sa tupad. Opo, opo. Titingnan po natin muna yung situation nila and if kung dispace po talaga sila at hindi sila na makakapasok. Ito po naman namin ng tupad. Okay, ganito ang gagawin na po natin, attorney. Unang-una, yung pong mga pera na hindi na ibigay sa kanila, yung kulang na pera, yung difference, gawan po ninyo ng paraan, makipagtulungan ako, na maibigay talaga sa kanila. Pilitin po natin. Isa yes, po yan. Sir. Tapos pangalawa, matapos po mabigay sa kanila yung perang narapat para sa kanila, ay yung tama po yan, yung sa tupad. Pasok natin sila sa tupad program. Opo, opo. Ayun. Okay. So, kailan po mangyari ito? Livelihood assistance din po. Pwede ho natin diyan sila, sir. Oh, meron po mga assistance may bibigay, attorney, madam? Yes, po. Opo. Anong klase mga assistance po, madam, attorney? Iyon yung mga livelihood. Kung hindi, either po tupad po, ito yung emergency employment para lang ho magkaroon sila ng ano naman po, no? Kasi ang pagkakaintindi ko po ay taga-probinsya po sila para opo, din aside pa makuha po nila yung kanilang pera if ever from the company eh meron din ho assistance sa manggagaling po sa atin either po yung tupad or kung gusto din po nila ay itong livelihood assistance but it will take time po sa procurement. Pero yung agad-agad yung tupad, pwede po? Opo, opo. Hahanapan po namin sila kung saan sila pwedeng magtrabaho po. Ayun. Pag yung sa tupad, magkano naman po ang matatanggap? 570 po, yun minimum daily po yun. Maganda. Ilang araw po yan? O linggo o buwan? Ilang buwan? Ano lang ho ito, sir, since ito ay minimum of 10 days lang po. 10 days lang? 10 days, opo, opo. Okay, kahit nasaan po silang lugar, kahit na, halimbawa, uwi na sila sa probinsya, doon sa probinsya uwi nila, yun po, doon sila makakuha ng tupad? Dito po sa Manila, kung habang naghihintay po sila ng kung yung makukuha po nila sa company, yun po, unless po na kung uuwi po sila ng probinsya, i-endorse po namin sila doon sa regional office kung saan ganito po. Ganito na panggagawin natin, madam. Kasi probinsya po sila. Ito nga po, kagahapon sila po ay chinek-in namin sa isang hotel. So willing ako i-check-in pa sila for a few more days. Pero pwede ba natin bilis-bilisan na para makuha na po nila yung difference na hindi na ibibigay ng kanilang amo para pa-uwing ko sa probinsya once na makuha na nilang pera, yung gusto mag-stay, mag-stay. Pero yung gusto umuwi, uwi. Papamasayaan ko pa yung probinsya, attorney. Oh, sige po. Yes, sir. Ganito po muna ang gagawin ko. Ipapatawag ko po yung bago ho ang inspection para lang mabigay po sa kanila yung nararapat na para sa ating mga construction workers. Kakausapin muna namin po sila para o makipag we will coordinate with the company po
And then if not, then we will inspect. If okay lang po, ganun po ang gagawin namin. Tomorrow, kung gusto silang kausapin? Oh, yes, sir. Papakuha ko po sila, pakukuhanan ko po sila ng statement. Pagpapadala po ako ng aking team, no? Quick response team para sa ating mga, sa kanila po, para ma-interview sila yung mga details kailangan po namin. Okay, sige po. And then, for the meantime, ma'am, tawagin nyo na yung kumpanya para pagkatapos silang kausapin, yung kumpanya, sa harap ninyo, magka-regluhan na sila, maibigay na yung pera. Sige po, yes po, papatawag natin sila okay, po. So tomorrow ma'am, okay mga sir, opo. Okay, balik ka ulit sa hotel, akong bahala, pagkain, sagot ko ulit. Okay? Maraming salamat po sir. Para bukas, makaharap niyo yung dole, makaharap niyo yung amo niyo, magkabayaran na. Okay, sige po. Madam Attorney, sobrang thank you po, Attorney Sara Mirasol, Regional Director ng Dole NCR, mabuhay po kayo madam. Thank you po. Sige, balik na muna kayo sa hotel. Maraming salamat, Aiden. Kaya nga muna kayo. Okay, bahala. Pati pagkain, sagot ka na lahat. Sige po. Salamat po. Sige. Okay. Thank you very much po. Maganda nga po. Ito yung masakit, ano, na palagi nangyari sa atin dito. Opo. Tuwing pagsapit ng, December, malungkot yung ibang mga workers natin. Dahil hindi nabibigay. In fact, even while we speak, meron tayong bill na nakasalang doon sa Senado, na para ma-address itong ganitong klaseng problema na pagdating ng Pasko hindi na malulungkot itong mga minimum wage earners natin lalo na itong mga construction workers at mga security guard. Opo. Okay? At hopefully may pasa yan sana before the end of this year yung batas na ipinasa ko, yung panukalang batas na akin po ipinasa. Ipinapasa. Okay? Opo. Sige.